Okay, magandang araw mga ka-cycler at welcome to my vlog. So panibagong araw na naman tayo at syempre panibagong cycler tayo. Pero kung mapapansin nyo, hindi motor ngayon, no? So first time nating magbablog ng padjak naman o bike lang yung nakakabit sa sidecar. So yun, no? Kung natatandaan ko, naggawa na ako natin ng marami. Kaya lang nung mga time na yun na kasi talagang usong-uso itong sidecar na to sa bike talaga. O, nauso lang ito ngayon dahil nang dumami ang motor. Kaya originally galing sa bike. Pero ngayon dahil nga nauso na yung motor at dumami ng motor, kaya kinakabit na ito sa motor. Kaya kadalasan ang vlog natin ay puro sa motor na sidecar. So yun, umpisan natin itong ipakita itong ating bagong gawang sidecar. Pero bagong lahat, shoutout ko muna pala si Sir G.R. Ribas ng taga Dasma, Cavite. So dadalhin pala ito sa Dasma, Cavite. Kaya shoutout sa mga taga Dasma. At yun, umpisan natin itong i-review itong ating bagong gawang sidecar na nakabit ay... Okay mga ka-sidecar, ito na ang ating bagong gawang sidecar na nakabit ay bike naman. So may iba tayo ngayon na kasi kadalasan laging motor ang binablog natin na nakabit sa sidecar. So ngayon naman, sidecar na nakabit sa padjak. So shoutout nga pala sa mayari nito na si Sir G.R. Ribas ng taga Dasma, Cavite. At shoutout ko rin pala si Sir Brian ng Dasma, Cavite kasi siya yung kauna-una nating customer na galing sa Dasma, Cavite. Kaya shoutout kay Sir Brian na... De La Cruz ng Dasma, Cavite. At shoutout ko pa rin pala si Ma'am Ana taga Jamie, Cavite kasi yun ang pangalawa nating customer from Cavite na nagpagawa din ng sidecar. So ang nakakabit pala doon kay Ma'am Ana ay Yamaha Sporty. Ayun, yun ang pangalawa. At si Sir Brian De La Cruz naman ay Honda Bravo yun. So dineliver pa natin yun sa mga nagsusubaybay sa ating mga vlog. Ano? Dineliver natin yun. Nakita kami sa hypermart ng Dasma, Cavite kaya shoutout sa mga taga Cavite kasi kahit pa paano marami tayong ano, may mga customer na tayo doon. First time na magbablog tayo ngayon na ang nakakabit ay bike nga. May nagko-comment sa atin na ano lang yan, sidecar ng padjak. O tama po yon sa mga nagko-comment sa atin kasi nga itong sidecar na design natin originally galing sa padjak to. Uso-uso to sa padjak kasi ito yung pamasada dito sa Mabuhay. Ngayon dahil nga na mula ng 2017 na dumami na rin ang motor hanggang ngayon kaya nauso na ito ngayon sa motor dahil nga siyempre ikaw ba naman magpapadjak pa kung pwede naman sa motor. Kaya kung mapapansin nyo dito, kung dito kayo mismo sa Kabuya, maraming mga ganitong gawa ko na nakakabit ay sa motor. Kaya medyo excited tayo ngayon dahil nakapag-vlog din tayo ng ganito. Dahil naalala ko nito, mga huling gawa ko nito mga 3 o 5 taon na. Kaya lang nung timeline hindi pa tayo nagbablog kasi magdadalawang taon pala tayo nagbablog. Kaya first time tayo na mag-vlog ng ganito na nakakabit ay sa padjak. At ayun, ipapakita natin sa iyo yung halos parehas din naman ito kung ano yung ginagawa ko na sidecar sa motor. Ganitong-ganito din, wala nang pinag-iba. Ang pinag-iba lang dito, ito, kung mapapansin nyo, walang shock. O hindi naglalaro to. So sa mga padjak na katulad nyo at sidecar na ganito, ganito talaga yung style sa mga kandahil nga yung padjak, wala namang shock yan Di katulad sa mga motor na may shock. Kaya pagdating sa motor, may shock yon doon sa likod, sa side wheel. Dito wala kasi, papapansin nyo, walang... Hindi naglalaro yan dahil padjak nga lang ito. Kaya balance din. Kaya pag sa motor naman natin kinabit ito, nilalagyan natin ng shock support at saka shock dun sa gilid para magsabay sa paglaro ng motor at saka yung side wheel. At yun ang pagkakaiba lang nito. Pero yung design at itsura nitong sidecar na ginagawa natin, parehas na parehas din doon sa ginagawa natin sa motor. Ito pa, may dadagdag nga pala ako dito. Ano? Kasi ito, kung dati mga ginagawa ko sa upuan, hindi ako na nilalagyan ng plastic ngayon kung may plastic na siya kaya makintab siya. So nilagyan natin ng plastic to para siyempre matagal masira. At kung noon ginagawa ko ay wala nang mga plastic plywood lang to So binalutan ko pa to ng plastic. Kasi kung halimbawa mabutas man itong ibabaw, mapasok man siya ng tubig kasi yung foam hindi na mabasa-basa na sira Ano sira dito itong plastic saka yung upuan yung pinaka cover nitong upuan na to. So kung mabutas man ito, kahit pumasok ang tubig doon, protektado naman ng plastic yung nito, yung plywood na yan. Kaya hindi basta-basta mabubulok. So ang papalitan na lang dyan ay siyempre itong pinaka-cover nitong upuan na to. So ganun din itong kabila. Nilagyan din natin kasi dati hindi tayo naglalagay ng ganito. Ayun, mabawasin may plastic yung plywood para protection yung na kahit anuman mangyari, hindi basta-basta siya mabubulok. At saka itong upuan na to, napakasimple lang gawin to. Kung sakali magkatulad ni Sir, na taga Dasma, Cavite, na kung sangali mang masira yung upuan na yan, kahit siya na lang ay kayang gawin kasi hindi wala nang tahi-tahi yan. Diretso na lang yan, tela lang na pang-cover dito sa At saka yung foam, hindi na rin basta-basta nasira yan kasi uratex foam yan. Ganon din sa kabila. Kaya pag nasira yan, kahit yung may-ari na lang gumawa,
kayang-kayang gawin. Bumili lang sila ng pambalot dyan at kailangan lang ng shoe tax o kung may stepler na mano-mano, pwede yun. Kaya itong ating ginagawang sidecar, pwede kahit sa malayo, ay kahit sila na mismo DIY ng mga ganitong klaseng upuan. At ito namang bubong na to, pwede rin panoorin nyo na lang yung sa aking YouTube channel sa FB. May mga tutorial ako. Pero mas marami akong video sa mga paggawa ng trapal sa YouTube channel. Kasi may mga tutorial ako doon sa kung paano ako magtrapal ng mga sidecar na ginagawa ko. Kaya sa mga malalayo na halimbawa dumating ang panahon na luma na ang trapal na ito o ang damit na itong sidecar na to, kayong gumawa na lang. At kung ayaw nyo naman, may mga upholstery supply naman dyan na gumagawa ng mga ganito, kayang-kaya pong gawin to kasi simple lang gawin ito. Na kahit, kasi ito, mano-mano lang ginagawa ko to eh. Katulad ito, may goma itong part na to. Binalot lang natin ng plastic yan. So, madali lang gawin to. Yun lang kailangan mo dyan. At itong goma, kung sakali mo masira to, itong goma nagagamit pa to eh. Itong plastic lang papalitan nyo. At syempre, itong pinaka-trapal na ito. Kaya yun, nagbigay tayo ng tip ngayon kasi may mga nagtatanong kung paano daw, paano kung malayo. Pupunta pa ba dito sa shop ko? Syempre, malayo na, no? So, hindi nyo na kailangan dalhin dito. Manood lang kayo sa aking YouTube channel kung paano mag-tutorial sa aking mga ginagawa dito sa katulad kung paano pagpalit ng trapal, paano mag-restore ng ganitong mga ganitong klaseng sidecar na ginagawa natin. Pero bago ang lahat, shoutout ko muna pala si Juanito Bayog ng Caloocan City, no? Kasi laging sumusubaybay yun sa atin dito sa aking mga pag-vlog, lalo-lalo na sa UFB page. Juanito Bayog, maraming salamat sa iyo. At sana panood ka rin dito sa aking YouTube channel kasi marami rin akong videos dito. At yun, balang araw, yung Juanito Bayog, meron akong surprise sa iyo kasi isa siyang PWD na taga-Caloocan. Gusto ko siyang bigyan ng discount siguro, no? Kaya yun, Juanito Bayog, sana mapanood mo to sa YouTube channel, at hindi lang sa Facebook page kasi nauna ako nag-vlog dito sa YouTube channel, sa FB page, bago pa lang po tayo doon. Pero ganun pa man, marami pa lang nanonood sa FB page kaysa dito sa YouTube channel. So yun mga kasaygan, maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga taga-subaybay natin, lalo-lalo na yung taga-Impanta Quezon, yung mga malalayo nating customer. Pidigaraw, Santo Tomas Batangas, Bicol, Camarines Norte, kay Ma'am Rhea Pistanyas. Shoutout din natin ng taga-Las Piñas, na si Sir Joel. Shoutout ko din lahat ng mga taga-panood natin kahit saang lugar, no? Kasi may mga viewers tayo ng mga malalayong lugar, kaya nakakatuwa din na kahit sa ibang bansa, mayroon din nagko-comment sa atin na natutuwa dito sa ating mga ginagawa at gusto nga magpagawa kasi makita nila na pwede pala ito sa mga kahit anong klaseng motor, magmula sa scooter, e-bike, at ito nga, bike nga ito, pwede. Kaya, lalong-lalo sa mga motor na malalakas sa humatak. Kaya, pwede. Kaya yun, maraming salamat sa lahat, sa Luzon, Visayas, Mindanao natin kasi may nagko-comment sa bawat isang bayan sa bawat isang lugar dito sa Pilipinas kaya nakakatuwa din talaga kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyo at maraming salamat talaga hindi tayo magsasamang pasalamat at yun malapit na tayong umabot ng 5,000 na subscriber kaya nakakatuwa kahit paano akala ko hanggang 1,000 subscriber lang tayo pero yun umabot na tayo kahit paano may pound 20 pa isa-isa kaya nakakatuwa yun na-inspire tayo sa mga ganong nangyayari sa atin dahil na-spare lang tayo mag-vlog dahil nga unang-una gusto ko lang itong i-share yung ating mga ginagawa sa pasitabi sa mga gumagawa din kasi may mga nagko-commit naman na mga ganda meron din naman na hindi natutuwa pero okay lang tayo ganun lang tayo so maging lang tayo basta importante maganda yung safety yung ating matibay at hindi natin tinitipid sa mga material na bagay itong kasi ito ay gamit ito tao ang nagdadala nito at dapat safety lalo pag sa mga motor kasi tumatakbo nang mabibilis yan kaya marami na nagtitiwala sa atin dahil ginagawa natin yung dapat gawin sa isang bagay na binibenta mo o lalo na pag ginagamit ng mga tao kaya yun ang na nagtitiwala sa atin ng mga tao kaya maraming salamat at ayun balik na tayo ng shop later moments later okay mga kasagar dito na yung maaari so dala na nila yung sasakay dito sa Nissan Navara.
speed.